Alright, ayan, good morning everyone. Welcome back to our channel. Today is Sunday at wala po tayong biyahe kapag Linggo kasi pag Sunday po sobrang tumal, no? Mahirap kumuha ng booking. So, malulugi lang tayo sa gasolina tsaka pagod. So, kaya meron lang akong meron lang akong iti-testing kaya ako lumabas. Actually, wala akong balak na umalis ng bahay pero dahil sa meron tayong pinalitan dito sa ating motor, testingin ko ngayon kung kumusta ang kanyang magiging gas consumption kasi nag-scientist na naman ako. Nag-feeling scientist na naman tayo mga master. Ayan, so itong motor natin naka D-type carb na to. So hindi pa rin ako natutuwa sa kanyang consumption kahit na naka D-type carb niya kasi medyo tumipid din yung gasolina pero medyo malakas pa din ng konti, no? So ngayon po bumili ako ng repair kit ng Bajaj 110, yung CT100 pala, no? At isa lang ang nagamit ko doon, yung pinaka main jet lang, no? Yung pinaka sentro lang. Ngayon, testingin ko kung titipid sa gasolina itong motor natin. So, nag-start tayo ng 9,410 kanina. Naka-full tank tayo sa agad. Titingnan natin kung gaano kalayo ang tatakbuhin itong full tank na to. At saka, kung ilan ang gas consumption niya per kilometer. Okay. So, yun po yung ating iti-test. Titingnan natin, ha? Ako hindi ko sigurado kung titipid lalo siya or lalakas sa gasolina. Kasi nag-scientist lang tayo. Hindi ko alam. Tingnan natin. So, ang destination natin ngayon mga master, pupunta tayo Marilake. Kasi doon paakit yun eh. So, doon matitesting talaga natin yung motor natin. No? Bahala na, ha? Ito hindi ko sinasabing experiment lang to mga master. Actually, yung main jet ng CT100, hindi kasya sa D-type carb. Pinagpilitan ko lang. Tapos yung pin niya sa harap, hindi rin kasya. So, ang linagay ko yung stock pa rin ng D-type. In-adjust ko lang, no? Para sumakto. Uy, meron ng So, yun po ang natin ngayon. Gagawin. Kahapon ko lang to ginawa eh. Wala kasi akong magawa kahapon. Sabi ko, kailangan ko makatipid sa gasolina dito sa Rusi na to. Ayan. So, ngayon po, yan ang natin. Gagawin natin. No? Titingnan natin kung magiging matipid ba talaga. O kung remain pa rin. So, huling testing natin ito. Umakyat tayo ng Marilake. Medyo malakas pa rin sa gas. So, nandun pa lang tayo sa bungad ng Marilake. Nagkarga na tayo ng 2 liters. Okay, ngayon titingnan natin kung ilang kilometro ang per litro nitong natin, ha? Uphill Rusi Rush 125. Bagong palit ang kanyang D-type carb. Tapos, D-type carb na siya. Pinalitan pa natin ang main jet ng CT100. Hindi kasya pero pinilit ko pagkasyahin, no? Ngayon malalaman ko kung okay ba ang ating imbensyon. So malalaman natin mamaya mga master, no? Samahan niyo lang ako dito sa biyahe natin ngayon. Doon sa mga naka D-type carb, pag ito effective, tumaas ang kilometer niya per liter. Magandang balita 'to. Pero kung hindi, bad news. At least, nag-experiment tayo. para malaman ng iba. Kasi sa totoo lang, kahit napalitan mo ng D-type carb, medyo pa rin, no? Medyo malakas pa rin ang konti. Ayan, so tingnan natin, ha. Wala pa akong tonong ginagawa dito, basta nagpalit lang ako. So ito agad na napansin ko. Hindi siya, parang bumagal siya. Parang bumagal yung motor natin. Tumatakbo pa rin naman ng 60. Titingnan natin kung okay ba, no? So, hindi naman natin hangad na tumulin tong motor. Ang hangad natin maging tuwel efficient.
Ang alam ko sa stock carb kasi yung ano eh, yung repair kit ng CT100. Hindi ko pa nasusubukan. So, ito lang muna ang ano natin, experiment kayo. Ayan, nagsi-60 naman. Kahit pa paano. Hindi sagad yan, hindi pa sagad yan. Ayoko kong isagad eh. Tingnan natin kung itong full tank natin, kakayanin ang balikan ng Las Piñas, no? Subukan natin, mga master. Okay, update ko na lang kayo mamaya kapag, ano na, nandun na tayo sa Marilake. Magtitipid muna tayo ng, ano, ng battery, ng memory card. Ayan, nandito na po tayo sa, ano, sa C6. At, ang tinatakbo na natin is, ano, 13 kilometers na. Tama ba? 410 kanina eh. So, 13 kilometers na. Wala pa naman bawas yung full tank natin. So, tingnan natin mamaya kung pagdating ng mga antipolo, mababawasan na yan. Sana ay hindi pa, no? Ayan, oh. Yan ang Marilake, oh. Mas gusto ko dito dumaan sa C6 kasi walang traffic dito over C5. Napaka-traffic sa C5. Ang traffic lang dito dyan sa Maytaytay. After noon, diretso na antipolo, wala na masyado. Sa antipolo na ulit pala. Pero at least malaki yung, ano, natipid natin sa oras. Ang full tank nitong motor na to is nasa 3.2 liters. Maliit lang kasi yung tank nito, 3.2 liters o 3 liters. Ganun lang. So, ang kinarga natin ngayon, full tank, is 2.6 liters. Kasi may natira pang konti. Ang main jet natin dito is yung pang ano, CT100 na Bajaj. Tapos lahat, ano na, yung stock ng ano, stock ng D-type carb. Pati yung pin niya, yung stock ng D-type carb, pero in-adjust ko kasi hindi kasya yung ano, kumbaga mahaba yung pin ng D-type carb kaya in-adjust ko siya pataas, no. Inangat ko para lang magkasya. Oh, magkakaalaman to mga master kung okay ba tong mga pinaggagawa natin. Pag ito tumipid, maganda. Pero kung ganun pa rin, okay lang. At least nasubukan natin at para malaman din ng iba na naghahanap ng solusyon sa kanilang Rusi 125 na napakalakas sa gasolina. And so baka at least baka mamaya maging effective yung ating invention. Yung pagsa-scientist natin, edi maraming makikinabang nito, no? Ayun, sa halagang less than 100 pesos eh mapapatipid na nila yung gasolina nila. And take note, naka D-type carb po tayo. So tumatakbo tayo ng ating normal na takbo, no, yung 50 to 60 kilometers per hour sa Patag. Di lang natin alam naman may sa Pacquiao kung ilan yung tatakbuhin natin, pero medyo tingin ko medyo babagal to. At wala po tayong angkas, solo lang tayo. Ayan, nakikita nyo yung takbo natin, 60. Okay, so update ko na lang kayo mamaya kapag kung ano na yung magiging development dito sa ating ginawang adjustment. Mga master, tuloy ang ating gas consumption review dito sa ating Rusi Rush 125 na merong D-type carb, tapos pinilitan pa natin ang main jetting ng CT100 na Bajaj. So, sa kasalukuyan ay paakit na tayo ng antipolo at ang tinatakbo na po natin ay nasa ano na, nasa 29 kilometers na. Ayan, 29 kilometers. 20, tama ba? O, teka lang ah. Kasi 28. O, 28 kilometers. Kasi umalis tayo sa Las Piñas ng nasa 9,410 eh ngayon nasa 9,438 na. So paakit na tayo ng antipolo. Ay, 28 kilometers and still hindi pa rin nababawasan ang ating ano, ang ating gasolina, nasa ano pa rin. Nasa full tank pa rin, no? At take note, paakit to, no? Uphill, mo master. So pag uphill medyo malakas sa gas. Ito hindi ko alam kung anong kalalabasan nitong ating eksperimento na to. Eh, napasubo na ako since na nabili ko na yung jettings na yun. Kinabit ko na rin sa motor natin, no? Akin kasi ng pagkakaiba ng mga butas dito sa CT100, ang liliit ng mga butas. Doon sa stock na ang D-type, malalaki. So, syempre,
pag malaking butas, mas malakas ang pasok ng gasolina. Pero meron pa tayong ginawa na adjustment, no? Hindi talaga siya fit. Hindi talaga siya perfectly fit sa D-type carb. Medyo maiksi kasi yung jettings ng CT100. Tapos yung pin niya is maiksi. Hindi kasya sa D-type carb. So ang ginamit kong pin yung karayom, yung pang D-type carb, pero kailangan mong i-adjust kasi nga masikip. At saka sobra kasi mahaba isa sa D-type carb, mahaba yung pin niya. Ganito lang yun sa CT100, yung sa D-type carb ganun kahaba. So nag-adjust ako. So yan, 29 kilometers na ang ating tinatakbo. Kung yung D-type carb umaakit ng 60, ito 40 lang paakyat. So malaki ng pinagbago sa... Ay, hindi, 50 naman, no? Kaya naman pala. Basta nakabuelo lang, no? Basta nakabuelo, umaakit din naman ng 50. Pero pag galing sa relax, ang hirap. Siguro dahil kulang sa buga ng gasolina. Okay, na tayo? Tumakbo na tayo ng 30 kilometers. 30 kilometers. Andito na tayo sa Antipolo. So simula Las Piñas hanggang Antipolo is 30 kilometers. Sakto, oh master. At wala pong bawas. Puno pa din. Silipin natin mamaya, no? Kung hanggang sana yung bawas niya. Pag ito naging matipid talaga, panalo na to sa biyahian. Hindi man ganun kabilis, pero sigurado malayo mararating. Hey, ayan o kumaser, ito meron tayong good news. So nandito na tayo sa Marilake, no? Antipolo. Pakita tayo ng ito na, Marilake na to eh. Ito ang maganda mga master, nakakatuwa to. Yung ating scientist na carburetor. Ito po yung mga dinaanan natin, puro uphill ha. Ibig sabihin pag uphill, medyo malakas sa gas. Paakyat eh, paahon eh. Pero ito maganda mga master. Nasa 39 kilometers mark na tayo ng ating tinatakbo, no? 39.2 to be exact. Pero tingnan nyo naman, hindi pa rin nababawasan yung gasolina natin na sa full tank pa rin. Ayan, no? So ibig sabihin, ang laki ng tinipid sa gasolina. Kasi full tank pa rin tayo eh. Diba 39? Magpo 40 kilometers na mga master. So tingnan natin kung ilang kilometrahe ang makukonsume natin sa isang bar ng gasolina. Doon na lang tayo magbase. Kasi tingin ko 1 litro yung niyan eh, yung kuha niyan eh. Pero malalaman na ma-accurate natin 'yan kapag kinargahan talaga natin, no? Pag ito nag 50 kilometers per liter, tapos na ang usapan. Panalo na to. O kaya 50 kilometers, 1 bar. Ayan. Panalo na yon. Pero paahon kasi yung mga dinadaanan natin eh. So medyo malakas sa gasolina. What if patag siya, no? Tingin ko mas matipid kapag patag. 40 kilometers na. Tinakbo natin. Wala pong bawas. Woo! Tipid! Tumipid na ng mga malaki na ang tinipid nito. Okay, salamat, may palusong. Puro pa ahon eh. After nito, ahon na naman to. Alright, welcome Marilake! Nandito na kami ni Rusi. Pero syempre, tuloy pa rin tayo sa ating pagre-review. Ayan, average natin at takbo 60 kilometers. Pero wala pang bawas yung natin, yung bar. Full bar pa rin, kita nyo. Tuloy-tuloy yan mga master, walang daya yan. Para malaman natin yung consumption. Okay, update ko na lang kayo mamaya pag nasa boso-boso na tayo. Sa kilometrahe natin, umalis tayo sa bahay ng 9,410 at this very moment, 9,454. So in short, 44 kilometers na, 44.7 kilometers na ang tinatakbo natin. Non-stop yun, paahon yung iba patag. At ayan, nabawasan na tayo ng isang bar. So ang isang bar niya is
nasa 44 or 45. Yan, ay hindi, bumabalik eh. So, ibig sabihin, close to 1 bar yung ano, yung 45 kilometers. O, di ba? Okay ba? Antipid, pero pag nakaangat tayo, magbabawas na siya. Mamaya natin malalaman yan sa boso-boso talaga. O kaya, hanap tayo ng mas murang gas station para doon natin maano, masukat. Pero sa nakikita ko ngayon mga master, ayan, naka-pull bar pa rin siya. Minsan nababawasan na. Ibig sabihin nun, may bawas na yung ano, yung ano natin, yung tangke natin. Pero at this very moment, nasa ano, pull bar pa rin. Yung. Pero pag nakatagilid or naka, medyo nakaangat, nagbabawas siya. So, 45 kilometers. Ayan, pag nakakalog, nababawasan. Silipin natin yung tangke ha. Tingnan natin kung marami nang nabawas. So, ang laki ng improvement nung ano, nung pinalit ko yung ano, yung main jet ng City 100 sa ano, sa gas consumption. Imagine mo, 45 kilometers bago mabawasan yung ano, yung bar. Hindi naman masama, di ba? Ayan nga, bumabalik nga. Ibig sabihin, marami pa naman yung tangke. Effective yung ginawa natin na pagpapalit ng main jet ng D-type sa jet ng ano ng City 100. Pero okay na to kaysa naman yung mabagal tapos malakas sa gasolina. Okay na yung mabagal tapos mahina sa gasolina. 60. Tumatakbo pa rin naman ng 60. Hindi na masama yan. Full pa rin ha. Ayan na, nababawasan pag nakakalog. Ituloy-tuloy lang ang ating ano mga master para makita nyo doon sa mga naka-rush 125, Gala, ano pa ba? Basta yung Rusi na 125. Siyempre tayo, naghahanap tayo ng paraan para mapatipid yung motor natin no, sa gasolina. Kasi talagang lingid sa kaalaman ng iba, napakalakas talaga sa gasolina na itong ano, Rusi. Itong ginawa natin, sure ako maraming makikinabang nito pag napanood nila to. At makarelate sila dito sa ano natin, sa motor natin. No? At meron silang motor na ganito. So nilang tumipid. Pwede nilang gayahin yung setup natin dito. So, nasa patag na tayo. Ito, tama na to. Hindi ko naalugin. Okay. Alright. So, yan mga master. Pagas tayo ngayon dito. Diba? Kasi nabawasan na ng isa eh. Tingnan natin kung effective ba yung ginawa natin. Kasi kanina pinagas natin ng sagad na sagad talaga. Yung apaw na apaw. So, ganun din ang gawin natin. Magpapagas tayo dito. Ang laki ng tinipid niya. Tingnan natin. So, kukumpitin natin yan mga mas. Okay, tingnan natin. Update na lang kayo mamaya-maya. Saglit lang. Full tank kanina, full tank ngayon. So, 1.4 liters yung inano natin, binahin, nakonsumo natin. No? So, 60, ilan yan? 61.7. Ang ano dyan, paahon pa yun mga master. So, what if kung palusong? Diba? So pagpatag pala. Okay, so compute tayo 61.7 kilometers divided by 1.4 equals ayun no. So tumipid ba siya sa gasolina o hindi? Guys, mga master, so tumaas po ang ano niya, ang milyahe niya. Panalo na to mga master. 44 kilometers per liter na ang ating motor. Yan, accurate po yan. Walang daya. Base yan sa full tank na kinarga natin. So panalo. Panalo ba? O di panalo, di ba? O ano pa? Nakita niyo naman ang ating Rusi. Ayan, Rusi Rush. O, 44 kilometers per liter na. Maliban dun sa ginalaw natin. Panalo yun. Ayan o. Kitang-kita o mga master. 44.071. O diba? Walang dayaan yan. Dire-diretso. So, ating assessment mga master. Teka lang. So, finally, na-breakdown na natin ang gas consumption ng ating motor. No? At makita nyo naman, pinapumpute na natin. So, pumalo siya ng 44.01 kilometers per liter. Yung consumption ng ano natin ng gasolina. So, ang tanong, tumipid ba siya o lumakas?
Alam niyo mga master, mas lalong tumipid kasi last ano natin, nasa 30 plus lang yung kilometer per liter natin, no? Medyo malakas 'yun. Maraming makikinabang nitong ginawa natin na ano na eksperimento sa ating motor. Medyo gumastos lang tayo pero sulit naman mga master, no? Ano ba yung mga ginawa natin dito sa motor natin? Ayan, nagpalit tayo ng carburetor, D-type carb, no? D-type. Tapos syempre hindi pa rin ako na kontento dun sa D-type carb dahil medyo malakas pa sa gasolina talaga. Naghanap ako ng mga solusyon kung paano mapapatipid yung gasolina natin. So I came up dito sa jettings ng CT100. Yung main jet tayo nasa gitna, yung tinutusukan ng karayong. Yun ang linagay ko yun sa ano natin, sa D-type carb. Pero hindi siya kasya, no? Kumbaga, hindi siya fit na fit, hindi siya sakto. Pero kailangan mo lang ilubog ng konti, no? Yung ano, yung main jet, ilubog mo lang, isagad mo lang. Tapos ang gagamitin mong karayom, yung sa stock pa rin ang D-type carb. Pero i-adjust mo yon. Ilalagay mo sa pangalawa sa dulo. Iaangat mo ng ganun kasi pag linubog mo siya, ano, masikip, no? Hindi kakasya. So kailangan mong iangat. Kasama yung rubber doon sa ano, sa karayom. Pasukatan. So dalawa. Dalawa na lang sa baba, pangalawa sa baba, no? Para umangat ng ganun yung karayom. Para sumakto lang. So yan po ang kinalabasan ng ating ano, ating eksperimento dito. Ako nga iniisip ko kanina or kahapon, sabi ko baka hindi magbago. Baka hindi magbago sa consumption ng gasolina. Pero ito po, ang ganda, no? Hindi nga lang siya ganun kabilis, pero quality na yung layo, yung milyahe na tinakbo niya ako, master. Ang laking tipid na noon, lalo na kung kagaya natin na nagko-courier service, no? Tapos, hindi naman tayo sa bulubundukin bubiyahe, sa patag naman. So, tingin ko mas ano pa siya, mas malayo pa ang kanyang mararating kung sa patag natin binabiyahe to. So, city drive, no? Kasi lahat ng dinaanan natin puro paakyat, eh. Persado yung makina. So, pag persado yung makina, kakain talaga ng gasolina. So, more or less, tingin ko sa aking pag-estimate, kapalo to ng ano, ng nasa 45 to 48 kilometers per liter, no? Ayan, kung patag or more, depende pa sa ano mo, sa throttle habit mo, kasi ako medyo ano ako, eh, gigil ako sa silinyador, eh. So yun mga master, yan po ang naging resulta ng ating eksperimento dito sa ating Rusi Rush. Oh, sa mga merong ganito, ito na ang kasagutan. Medyo sa umpisa gagastos ka nga lang ulit dahil bibili ka ng carburetor na D-type, tapos ano, papalitan mo yung ano, yung tawag nito, yung main jet. Bigay una ka na. Ngayon, hindi ko alam kung ito ay pupwede sa stock. Okay? Sa stock carb. Pero tingin ko pupwede rin sa stock carb, eh. Tingin ko lang, ah. Hindi ko pa nasusubukan. Tinatamad na ako magbaklas. Pero kung pupwede sa stock carb, baka ganun din na maging resulta, no? Matipid din. Oh, salamat sa lakas ng loob natin. Well, ano lang naman yung jettings, eh, yung isang set ng repair kit ng carburetor ng CT100 nasa 80 pesos lang, mga ganun lang, oh. Wala pa sa 200. Oh, yun lang ang gagastosin mo. Tsaka yung carburetor, kung bibili ka, nasa 500, oh, diba? At least ang laki na matitipid mo sa gasolina. All right. So, yun. Panalo ang ating eksperimento ngayon. Makakatulong to dun sa mga ano, sa mga ganitong motor. Banking, ano? Ayan po, proven and tested na mga master. 44, ipalagay na natin na 48, no? 48 kilometer per liter kasi puro paahon yung ginawa nating review, eh. Ang patag, konti lang, eh. Halos kalahati patag, kalahati paahon. Okay, so yun lang mga master. At sana meron tayong matutulungan dito sa video natin dun sa may mga naka-Rusi Rush na malalakas sa gasolina. Sana makatulong sa inyo tong ano natin, eksperimento na to.
At syempre sa akin, patutulungan din ako nito kasi syempre tumipid eh. Tumipid tayo sa gasolina eh. Pero syempre kung walwal ka, hindi naman ganun kabilis. So kita mo naman, takbo natin 50 lang. Diba? Okay, so yun lang mga master. Hanggang dito na lang ang ating vlog. At syempre maraming salamat po sa sumama at nakiusyoso dito sa ating ano, sa ating content. At tinignan kung magiging effective yung ano natin, ating mga pinaggagawa dito. Alright, so yan, tuloy ang ating pag-akyat sa Marilake, maraming kamote riders. So yan mga master, tingin ko mas may improve ba yung ano, gas consumption ito kung may tatama ako yung ano, yung hangin ito, no? Kasi hindi ko pa ginagalaw yung adjustment sa hangin eh. Ayos! So, update ko kayo kapag meron tayong ginawa ulit ditong kakaiba sa ating Rusi. Pero sa ngayon, talagang matibid na siya. Panalo na panalo.